Pero po tayo news update. Inalaga po ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. si Yusek Eduardo M. Punay bilang bagong OIC ng Department of Social Welfare and Development dahil po si Secretary Tulfo po ay naka-on leave po. Ang appointment po ni Eduardo Punay ay nirelease po ng palasyo sa parehong araw at pinirmahan po ito ng ating Pangulo noong December 28, 2022. Tandaan po natin na Secretary Irwin Tulfo po ay dalawang beses po na bypass ng powerful commission on appointment. Una nitong September at pangalawa ay ito lamang po buwan. Dahil sa mga issues na sa kanyang citizenship at ang kanyang conviction sa kanyang kasong libel. Kapanahon po ang pag-appoint po kay Punay sa DSWD, lalo na po ngayon meron po weather disturbances sa ating pambansa, lalong-lalo na po sa Visayas at Mindanao, para hindi po maputol operasyon ng mga tulong pagkapadala ng ating mga relief operations doon sa ating mga kababayan na nasa lantanang masamang panahon at walang tigil na pag-ulan. Yan po ang ating balita po ngayon na si Secretary Irwin Tulfo po ay naka-on leave. Yan po ang official message ng palasyo na on leave. At pinalit po si OIC Punay. Nakakalungkot lamang po dahil dalawang beses na bypass si Secretary Irwin Tulfo dahil po sa dalawang bagay na yon, sa libel at sa citizenship. Siya daw po ay Amerikano. Nakakalungkot isipin dahil si Secretary Irwin Tulfo po ay napakagaling po. Sa unang araw pala niya pag-upo, pinakita po niya ako na kaya-kaya niya hawakan ng DSWD. Ano man tulong na ipapadala sa mga ating mga kababayan, sa mga kalamidad, ay talagang maagap at napakabilis. Marami pong malulungkot yan dahil hindi na po si Secretary Irwin Tulfo ang may hawak ng DSWD. So, sana po ang tininang lang sa commission appointment ay yung kaya niya talagang hawakan. Kaya naman, di ba? Kaya lang, lahat ay magagawa dun. Hindi siya nare-appoint. Dalang beses siya na-bypass. Kayang. Kayang si Secretary Irwin. Magaling pa naman. Kayo po, isulat nyo po ang inyo pong saloobin sa comment section. Dahil 2 times na po na-bypass si Secretary Irwin po ng convention at appointment. Wala pa tayong magawa doon. Ang ating pong gobyerno po sa nangyayari pong masamang panahon sa Visayas at Mindanao ay nagpapatuloy po ang distribution po ng mga reliefs at mga tulong po ay tuloy-tuloy pong umaabot sa ating pong mga kababayan dyan sa Visayas at Mindanao. At kung magbibigay mo kayo ng tulong sa ating mong mga nasalanta ay siguraduhin nyo po na ito po ay sa mga hindi po scam. Makipagtulungan po kayo dun po sa LGU kung paano po kayo makakapagbigay ng tulong sa atin po mga kababayan. Tandaan nyo po, ingat-ingat po sa pagbigay ng tulong. Yun sa hindi po kayo i-scamin, yun talaga makakaabot ang inyong tulong sa ating po mga kababayan. At sa po sa papong paalala, nag-umpisa na po ang registration po na ating po mga SIM card, wag po kakalimutan, 6 months lamang po ito.